grabe may gugma. Bisag laagan sa mukan, sa baan, kung asa ang lingaw, bisag ang atasan, pero bakit lang, gusto mo magkulog. Hi mga loves! Welcome back to our YouTube channel. So, dugi-dugitang wala nagkita mga loves. So, today, may gagawin akong video na talagang magugustuhan nyo. First time ko po itong ginawa. And, hindi ako fan sa mga okay-okay. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano natin pagangadahin ang sapatos na Air Force 1 na nabili ko sa okay-okay. Tapos, from this one to this one. So, I hope magugustuhan nyo yung video na gagawin ko ngayon. First time ko talang gagawin ito. At nagtatagalog pa ako, mga loves, pa maintindihan nyo yung aking sasabihin ngayon. Tagalog, tapos Bisaya, kasi Bisaya tayo. So, a few moments later. Start na tayo magkuskus, magpaputi nito, mga loves. So, ang kailangan natin is, kailangan natin ng sabon or detergent powder. And tubig. So, ito tubig. Tapos, Clorox. So, Clorox na di kulay. So, para hindi siya masyadong mabaho kasi ano, allergy ako sa mabaho na Clorox. And, syempre, gagamitin ng brush. So, simula na natin. So, hindi tayo dito magbabrush kasi ang puti-puti na mesa natin. Nang mesa natin. So, lalabas tayo mga loves. So, tara! So first, gagawin natin, tanggalin natin yung shoelace ng sapatos para hindi tayo mahirapan magbabrush. So, ganyan, tanggalin natin. So, kunin natin yung tubig, tapos sabon. Lagyan natin ng 1 scoop na sabon, detergent powder. And, kukuha din tayo ng Clorox. Tatakan nyo ng Clorox, Clorox na di kulay. Tapos, pagkatapos nyan, i-mix na natin yung sabon at saka yung Clorox. O, ganyan. So, start na tayong magkuskus mga loves. Sa pagbabrush po mga loves, ingatan nyo lang po yung may mga sulat like. Ingatan nyo po yung pagbabrush dyan sa mga ganyan baka mapunit or maano. Dahan-dahan na po yung pagbabrush natin, mga loves. Okay. Matatapos din tayo natin. So, dito, dahan-dahan din magbrush. Dahan-dahan ko yung binabrush, pero inano ko. Na-pass forward. Oh, so, kita nyo, ang puti na, diba? Punasan mo, tapos brush ulit. Ito na po yung resulta ng ating pagbabrush sa sapatos. Yan. So, kita muna natin ang resulta. Maputi na siya. So, kailangan nating paputiin yung sa ilalim. Yan. So, kailangan natin ng buhusan ng Zonrox para puputi. So, binubuhos ko na yung Zonrox sa ilalim. And then, simulan na natin yung pagkuskus sa ilalim para puputi din yan. Kasi, I know, ang dumi niyan kasi hindi tayo gumagamit niyan. Kailangan natin buhusan ng maraming Clorox. So, yan. Patutuyuin muna natin yung sapatos saglit. Para, na natin sa next session. So, ito na yung resulta ng ating first session na ginagawa yung pagbabrush. So, kita-kita nyo naman yung isang sapatos ang puti. Tapos, ito. Yung ang marami pang gusot. Kailangan natin yung yung mga gusot-gusot niyan para mawala yan. So, ito na ang ating gagawin. Kukuha tayo ng plancha. Kaplancha natin yung mga loves. Papasukan natin yung basahan sa ilalim para talaga mawala yung gusot sa sapatos. Okay, papasok natin dyan yung basahan. Tan. Ganyan. Tapos, natin, babalutin din natin yan ng basahan ulit. Ganyan, babalutin natin yan ng basahan. Ganyan. I-sprayhan natin ng kunting tubig para masyado mas gunog yung ating leather shoes.
kaya hindi direktang matamaan yung leather shoes sa init. So, ganyan. So, start na tayong magpa-plancha sa ating sapatos. Yan. So, dapat hindi masyadong dugay ay matagal. Tagalan yung pag-plancha. Kailangan yan, ganyan. Circular motion yung gagawin natin yan, mga loves, para yung gusot mawawala po. So, yan na yung resulta. So, mawawala na yung gusot na nakita niyo yun. Yan, hindi na masyadong kusot. Diba? So, yan. Tapos na tayo sa ating first session. So, ayun, second session na. So, maraming nag-aabang kung paan natin paputiin itong sole. So, gagamitan natin ng itong Bermude. Amay! Yan, ito yung gamitin natin, mga loves, para paputiin natin ito dito. Dito. So, tara! So, okay. Dito na tayo sa labas. So, maglalagay na tayo ng hair developer, yung pangpaputi sa ating sole ng sapatos. So, ilagyan natin yan, mga loves. Yan. Huwag nilang damihan. Yung sakto lang paglagay. Tapos, ibabrush nyo yan lahat dyan sa sole ng sapatos. Yan. Ganyan. Para ma-effective yan, ibibilad natin yan sa araw, mga loves. Para lalabas yung puti niya. Tapos, babalutin natin yan ng cellophane. Yan. Katulad yan ng buhok mo. Pag nasa salon ka, pagkatapos ng nilagyan ng hair developer, lalagyan nila ng babalutin niyo yung ulo niyo. Ganyan din yung gagawin niyo sa sapatos niyo. Babalutin. Ta-da! So, tapos na tayong magbalot. Kailangan natin niya ibilad sa araw. Maghahanap tayo ng mainit na places sa labas ng bahay. So, kailangan natin niyang ibilad ng 30 minutes side by side. So, 1 hour yung kukunin natin. Tapos na po yung isang oras na pagbibilad. Kukunin natin yung sapatos para babanlawan natin. Tapos ulit, lalagyan natin ng hair developer. Tapos ibibilad ulit for 8 hours. Ganyan lang ang process na gagawin natin. Bilad, tapos lalagyan ng hair developer. So, ito na yung resulta ng 5 hours nating paglalagay ng hair developer. Yan, ang puti na, diba? Maputi na yung sole ng sapatos. Kita niyo naman, hindi na siya yellowish. And then, so, 2 days po natin siyang gagawin kasi hindi tayo matatapos ng isang araw lang. So, ito yung final or ikawalong oras sa ikadalawang araw ng ating pag-restore ng ating Air Force One. So, yan yung gagawin natin. So, ito na yung pinaka-final. Ito na yung last days. So, tingnan nyo. Maputi na siya. Yung dating yellow. Yellowish na yun is maputi. Magbabanlaw na tayo. Tapos na nating banlawan yung sapatos natin. So, nakita nyo, mga loves. Puti na siya yung sole niya. Maputi na talaga siya. So, ito, i-ano natin sa, patuyuan natin gamit ang air dryer, char. Ang hangin lang po. Tutuyuan natin yan ng mga ilang minuto. Hindi ko ito binasain sa ilalim kasi para, tuli siyang mauga. Madaling matuyo pala. So, babalikan natin to mga ilang oras. Isang oras siguro. So, okay. Kukunin natin yung ating binilang. Ay, pinatuyo na sapatos. So, yan na. Ang puti na niya, diba? Ang puti na talaga. Kitang-kita naman yung resulta.
And then paputiin pa rin, papuputiin pa natin 'yan ng husto, mga loves. Gagamitan pa natin 'yan ng paint. So, gagamitan natin 'yan ng blower. Tapos lalagyan natin siya ng acetone bago tayo maglagay ng paint. First natin gawin 'yan. Ipahid natin dito sa body niya. Para matanggal yung mga mga sisira natin. So tapos na tayong mag dito. So ngayon magpipaint na tayo. So pipintahan natin yung niya, body niya. Saan ba tayo mag-start dito? Dito tayo mag-start magpinta. Parang lang, nag-drawing. Isang lang, mga love, isang stroke lang. Huwag ganyan. Dapat one stroke lang. Ay! By the way, mga loves, yung brand na ginamit ko sa pang-paint is ito, Angelus. Kasi maganda na to. Kaya ito yung binili kong brand ng paint. Kumuha ko ng ibang brush, mga loves, kasi parang itong ginagamit ko ngayon. Parang hindi siya maganda. Hindi siya maganda kasi okay, tapos na po tayong maglagay ng magpinta. So, next natin gagawin po ay patuyuin na natin yung paint. Wait, may nakalimutan pa tayo dito. So, tapos na talaga. So, patuyuin natin siya gamit ng blower. So, ito na po yung itsura ng pag-makeover natin sa ating sapatos. So, nagmukha na po siyang bago, mga loves. So, tingnan nyo po. Yung dating basura ngayon ay nagiging pang mall. Parang nasa mall mo nang binili. Okay. So, yes, mga loves. Ito na po. Tapos na po tayong mag-restore ng sapatos. Tapos na tayong magbinta. Tapos na tayong magpatuyo, tapos na lahat. So, ito na yung resulta, mga loves. So, from basura to this one, OMG. Para na siyang bago, nagmukha ng bago yung sapatos na 100 pieces ko lang nabili. Tapos ito, pwede na natin itong ibinta, char. Joke lang. So, I hope nagustuhan niyo yung aking video ngayon, mga loves. And I hope may natutunan kayo sa aking video. Please like and subscribe my YouTube channel, and thank you. Bye.